temporary lang naman dito si Bridget, di ba? Once manganak siya, dapat bumalik na siya dun sa bahay ng parents mo. Yun ang tama. Humiwalay siya sa atin once mapanganak niya ang baby natin. At pag alis niya, siya ako ipapadesign yung room ng baby natin. And I'll be very honest with you, Bridget. Sa mga kasong ganito, hindi ka mananalo sa korte. Kasi hindi naman ikaw ang genetic mother. Si Ellery pa rin. Sa susunod kasi, huwag kang aalis ng basta-basta. Ang hirap sa'yo, kahit sa edad mo, napaka-reckless mo pa rin eh. Huwag mo namang idamay ang anak ko. Hintayin mo munang maipanganak mo siya bago ka maglakwatsa na maglakwatsa. Han. Ellery. You're a bit too hard on Bridget. Sorry. Natakot lang kasi ako eh. Paano kung may masamang nangyari sa anak natin? Yan si Bridget, mahirap, mahilig siya makipag-date kung kani-kanino. Paano kung masamang tao pala'y sinamahan niya? Paano kung gawan sila ng masama? Hindi ko nakakayaning mamatayan ulit ng anak, Jonas. Ayoko na, hindi ko na kaya eh. Han, hindi mangyayari ang ikinakatakot mo. Hindi na siya mawawala ulit. Kaya tama na, ikaw nang umiyak. Nakawala lang ang takot ko. Kapag naipanganak na siya at kalong-kalo ko ng anak natin, Jonas. Kasi kapag kalong ko na siya at nasa akin na siya, alam kong ligtas siya. Hindi ko pababayaan na may mangyaring masama sa anak natin, Jonas. Hindi na. I know. Kaya tahan na. Tahan na, please. Tahan. Tahan na. Oh, Lola! Ano nang latest dyan sa Mala Soap Opera mong buhay? Naiirita ako kay Ellery, ah. Akala mo kung sino magaling na ina? Kung sa tingin niya, mas maalagaan niya itong baby ko. Bakit hindi kaya siya magbuntis? Kung kaya niya. Ay! Ito the highest level ang galit? Ganon? I don't know, Aloha, pero lately, she's really getting on my nerves. Oh. Mother, dahan-dahan. Alam mo na, ang baby, baka paglabas niyan, eh, anak ni Janice, violent. Sana nga mangyari yon para naman sumakit ang ulo nila. Hmm? Bruhang-bruha yung dating mo dyan, te. Ang ganda. Bye. Bridget! Hoy! Hindi mangyayari yun. Hindi naman sa'yo yun eh. Anak yun ni Jonas at tsaka ni Ellery. Sa tingin mo ba, ipakikilala ka nila bilang ina? Naku po. Alam mo, kung may tinatawag na anak sa labas, ikaw, ina sa labas. Sampit ang labas mo.
ma'am. Ma'am, papalaban na po ba yung mga bedsheets niyo? Hindi pa. Bridge, nandiyan ka pala. Pasensya ka na kung napagsalitaan kita kagabi, ah. Nag-aalala lang talaga ako para sa baby ko, eh. I'm so sorry. I'm sorry din, Ellery. Kalimutan na natin yun. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, kahit ano pang nasabi ko, you will always be my sister. Dami naman. Excited kasi. Luka-luka ka talaga. Na-imagine mo yun, itinulak mo sa hagdan. Violent mood. Ano ka ba? Siyempre, hindi ko naman gagawin yun. Naiinis lang talaga ako kay Ellery, kaya ako naman inisip ko eh. Pero pabor din naman sa'yo eh, kung sigurong matege siya, no? Kasi, pagka nagkaganon, tapos ang problema mo. Wala ka nang kaagaw kay Papa Jonas tsaka dyan sa baby niyo. Aloha, ano ka ba? Parang kapatid ko na si Ellery. Ayoko may masamang mangyari sa kanya, okay? Pinatay mo nga sa imagination mo eh. Nagtitinay ka pa. O sige, ayaw mo maging violent. Ano naman ang plano mo ngayon? Kung sakaling ipanganak mo yan para wag nilang makuha. Dahil I'm sure, kukunin nila yan sa'yo. Time for your snack time. Sige, pack away your things. Tapos dali niyo yung mga bags niyo sa labas, ha? Time to eat and I'll see you after. Okay? Sige. Alright. See you later! Bridge, kumain ka na ba? Huwag ka magpapagutom, ha? Nagugutom din ang baby. Yes, kumain na ako. And uminom na rin ako ng vitamins ko. Kasi alam ko, itatanong mo rin yan. Sige, very good. After na afternoon class ko, pupuntahan kita. Tapos mamili tayo ng baby clothes. Tawagan ko na rin si Jonas para samahan niya tayo. Ano kasi, Ellery? Masama yung pakiramdam ko. Wala ako sa mood lumabas, eh. Ganun ba? Sige, mag-rest ka na lang. Uwi na lang ako na maaga para ma-check kita, ha? Sige, basta if you need anything, just call me lang. Bye! Bridget? What are you doing here? Gusto ko sana ipag-shopping yung baby. Kasi hindi naman available si Ellery kasi may emergency meeting daw sa school. Ayoko naman maglakad mag-isa dahil baka mamaya sumakit na naman yung tiyon ko. Available ka ba? Sure. Wait here. Kukunin ko lang yung mga gamit ko, ha? Morning, ma'am. Good morning, sir. Morning. Let me hold it for you. Thank you. Tignan mo. Itong bagay sa baby ko. Bakit blue? Paano kung babaeng ipanganak ko? I don't think so.
patulis ang tiyan mo. Kaya lalaki yan. Yun ang sabi ng mga matatanda. Tsaka isa pa, gusto kong magka-junior. Paano nga kung babae to gaya ng gusto ni Ellery? Paano ka? Sino magdadala ng pangalan mo? Buti sana kung magkakaanak pa kayo ulit. So kung babae nga to, umalas mo naman, hindi mo na mararanasan magkaanak ng lalaki. Mahirap nga yun. Pero wala na akong magagawa. Kaya tatanggapin ko, maging lalaki man o babae, ganun talaga. Dahil yun lang ang magiging only child namin ni Ellery. Tina, nasan si Bridget? Kamusta na siya? Masama pa ba yung pakiramdam niya? Ma'am, imposible pong masama yung pakiramdam niya. Eh, umalis nga po siya kanina. Umalis? Saan naman siya nagpunta? Hindi po sa akin siya nagsabi po eh. Sige po, ma'am. Sige. Nakakatuwa naman si Sir. Asawa niyo po ba siya? Yes. He's my husband. Dandan. Ang dami natin na pamili, no? Oo. Oh. Ang cute ng mga damit. Hi, hi. Ang dami niyo naman yatang pinamili. Ikaw kasi, ang busy mo eh. Hindi ka tuloy nakasama. Busy ako? Yan ba sinabi sa'yo ni Bridget? You had an emergency meeting, di ba? Anyway, napamili ko na lahat ng kailangan ng baby natin. Tara sa taas para makita mo na. Sige, una ka na. Sunod ako. Sige. Lagi na lang yata kayo magkasama ng asawa ko. Prangkahin mo nga ako, Bridget. And don't you ever lie to me. May gusto ka ba sa asawa ko? Bakit hindi ka makasagot? Ito ba ang dahilan kung bakit palagi mo niyayaya si Jonas? May gusto ka ba sa asawa ko? Ellery, wala akong gusto sa asawa mo. Huli ka na nga, nagsisinungaling ka pa. Sabi mo kanina, masama ang pakiramdam mo. Tapos ngayon, pinapalabas mo kay Jonas na may emergency meeting ako to think na ako ang nagyayaya sa'yo. Nagpapalusot ka pa. Totoo. Ayaw kitang isama. Kasi may gusto akong bilhin na ayaw kong makita mo. Hindi ba birthday mo na next week?
I wanted to surprise you. Kaya kay Jonas ako nagpasama. Pero now that you're accusing me na may gusto ko sa kanya, hindi na ako magpapasama sa kanya ulit. Kahit na sumakit yung tiyan ko, kahit na duguin pa ako, never na akong hihingi ng tulong sa asawa mo, ha? Bridge, sandali. I'm sorry kung naging malisyosa man ako. Eh, hindi ko naman alam na may binili ka pala para sa akin eh. Ayaan mo, hindi na ulit ako magdududa sa'yo. I'm sorry. I'm sorry din, Ellery. Really sorry. Buti kinagat ni Ellery ang alibi mo. At buti na lang, smart ka. Bumili ka ng gift. I anticipated na magdududa siya. But you know what, Aloha? Sobrang nagigilty ako. Parang kapatid ko na si Ellery. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Why do I love her, yet I also hate her? Bakit ko pinagnanasahan ang asawa at anak ko? Why am I doing this to her? Kasi, nakay Ellery lahat ng gusto mo. At gusto mo yun para sa'yo. So, frustrated ka. Sabi nga ni Sigmund Freud, we are all creatures of our desires, our wants, and our needs. At hindi masama kung mag-nasa man tayo dahil normal lang yun. Kasi ganun ang mga tao. Napaka-profound ko talaga. Ellery, oh, happy birthday! Salamat! Wanna blow your cake? Ay, Ellery, mag-wish ka ng sobrang bonggang-bongga wish para magkatotoo. Diba? Yan. Kamish. Lord, sana po maging healthy ang baby ko pag naipanganak na siya para lalo kaming maging happy ni Jonas. Ayan. Tulad mo rin si Ellery. May desire to be happy. So it's up to you kung sinong pipiliin mo, si Ellery, ang maging masaya at ang mga desires and needs niyang mag-fulfill o yung sa'yo. You have to decide bago ka mag-chapwera. Happy birthday. Ikaw naman nakakainski. Sweet-sweet mo. Lalo kami in love sa inyo. Yun nga ang purpose eh. Para mas lalo kami in love sa akin. I love you. I love you too. Storbo naman oh. Bakit? Sino nag-text? Wala lang. Sa trabaho. Teka lang ah. Kukuha lang ako ng tubig ah. Sige, bilisan mo ha. Thank you.
Bridge? Bridget? Bridget? Bridget, ano nangyari sa'yo? May problema ba? Sumasakit ba ang tiyan mo? Bridget? Ano? Ano nangyari? May aminin ako sa'yo. Nagsinungaling ako sa'yo dati, Jonas. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal, Jonas. Bridget! May iyak ka naman sa ginagawa mo! Anong sa palagay mo? Papatulan kita? Jonas! Jonas! Nagtataka ako dati. Bakit ka pumayag na maging surrogate kay Ellery? Kahit pa sabihing halos magkinakapatid na kayo. Alam ko meron pang ibang dahilan. Kaya mo ginusto yan. Ngayon, alam ko na ang dahilan. Jonas! Ano pa? Jonas, mahal kita. Gusto ko din na magiging anak mo. Pero hindi kita mahal! Jonas, mahal kita. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi kita mahal. Si Ellery ang mahal ko. Naiintindihan mo? Jonas! 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 Jonas, mahal na mahal kita! Jonas, makinig ka sa akin! Gusto ko magiging anak mo! Gusto kong kalimutan na natin lahat ng nangyari dito. But I want you to move out of our house. Our lives! Kapag naipanganak mo ng baby namin. Hindi ko alam kung napapraning lang ako, pero that night, I felt like something was going on between Bridget and my husband. So you mean sa tingin mo, may affair sila? Hindi ko gusto ang ginagawa mo kay Ellery. Pinaglalaruan mo ang asawa ko. Ano kayang sasabihin niya kung malalaman niya ang totoong motibo mo? Sige, magsumbong ka, Jonas. Sabihin mo na may nakaraan tayo. At sabihin mo rin kay Ellery na bago siya. Ako muna ang naging girlfriend mo. Bakit? Ay, ha? Bakit? Manganak na ho ata ako.